Kaugnay sa gulo sa Myanmar, makakausap natin si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Magandang umaga. Apa. Yusek, kumusta ho yung anim na Pilipino na inilikas mula sa Myanmar? Nakausap niyo na ho ba sila? Hindi ako mismo, pero yung ating tanggapan no, sa Yangon at saka yung embahada sa Bangkok na tumulong sa kanila. Mm-hmm. Actually, anim dapat, pero apat pa lang ang nakadikas. May dalawa pa na tinutulungan pa natin makadikas, no? Uh-huh. Kaya yung apat, nasa mabuting kalagayan. Ano pa, pauwi na ba sila sa dito po sa Pilipinas? At kung sakali, kailan po yon, Yusek? Apat po nakauwi na. Kahapon mismo, nakauwi na sila yung apat. Mm-hmm. So, inyutin yung dalawa. Mm-hmm. Nice lang namin paliwanagin na itong anim na to, nasa isa sa anim sila sa mga trafficking victims. Meron pa trafficking victims. Uh-huh. Pero dati yung mga trafficking victims, kung naalala nyo, nasa border ng Thailand at Myanmar. Ito, nasa north, kung saan may gera, malapit sa China, yung Shan State of Shan doon. So, pero yung karamihan ng Pilipino natin sa Yangon o sa Naypyidaw, there are a few hundred of them. Wala silang, hindi sila napapanganib, no? Wala doon yung gera. So ngayon po, meron po ba tayong record, Yusek, kung ilang yung Pinoy na naiipit dyan po sa gulo sa Myanmar? Sigurado tayo sa dalawa pa. Mm-hmm. At yan ang record natin. Ang importante dyan yung mga naiipit sa gulo kasi nasa lugar sila na hindi natin binigyan ng authorization magtrabaho. Yung pwede lang kapuntang Myanmar yung mga dating nandun na sa Yangon at saka few other places, no? So there's at least two more. So ibabalitaan namin sa inyo kung kailan natulungan natin makalabas. Mm-hmm. Yung dalawa, ano ho nangyari at hindi pa napasama doon sa apat? Kasi po yung anim yan, dapat isang paraan dadaan through China at from China to Bangkok, no? Mm-hmm. Kasi problema, wanted naman sila sa China. Kasi yung scamming operation sila, may mga na-affect na Chinese citizens, no? Mm-hmm. Kaya nagkaroon tayo iba paraan kung paano, imbis na dumaan through China, makadaan direct to Bangkok. Kasi galing Bangkok sila nakakalipad ng Pilipinas. So, babalitan namin kayo tungkol dito. Apo. Yung sektungkol naman ho sa pagkupkob ng grupong Houthi ng Yemen sa isang barko dyan po sa Red Sea. Nakumpirma na ba kung may mga Pilipinong crew nga na nasa barko dahil yung mga lumalabas po sa balita? Opo, may 17 na Filipino ayon sa manning agency. Mm-hmm. Kaya, well, kasama iba't ibang mga dayuhan. So, babahala tayo dito. This is not the first time na may na-hostage ganyan. Uh-oh. Pero ito yung una naming maalala na dahil meron tong connection sa gera ngayon sa Hamas at Israel dahil tinarget nila yung bakor na to dahil Israeli owned down, no? Although Japanese company. So ito po, may 17. At may mga natanggap ba kayong update kung ano ang lagay nitong 17 na Pilipino na to? Ang umabot lang sa atin, sinabi ng mga humuli na wala silang sasaktan na foreign ng mga tripulante, no? Mm-hmm. Doon pa man, magkikipag-meeting kami, no? Magkikipag-pulong kaming mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mm-hmm. Kasama na yung DMW, OWA, no? Mm-hmm. Marina, at mamaya. Pag-usapan namin kasama ng Malacanang itong situation. Usually, diplomatic presentations ginagawa natin at may mga kinakausap na tayo mga pamahalaan. Apo. At inaantabayanan po yung sinasabing hostage deal sa pagitan ng Israel at Hamas. May impormasyon po ba kayo kung tuluyan na nga mapapalaya yung mga bihag nitong dalawang panig? Well, may confirmation yan. Ang question lang kung kailang mangyayari kasi it's within the next 24 hours now. Ang unang balita, ang tinatarget muna women and children. So, meron tayong dalawang posibleng bihag, no? Hostage. Yung isa babae, dual citizen, Filipino-Israeli. Mm-hmm. Yung isa lalaki, almost sure na hostage siya, no? Dahil nakita nga mismo ng misis sa video. Mm-hmm. So, tingnan natin, alam ng Israel na inaasahan
natin na as soon as possible makasama na yung mga Philippine citizens sa unang release, no? Pero ang unang priority nila mga Israeli na bata at saka mga nanay nila. So, but anyway, good sign po to kung merong truce, kung merong paghihinto muna ng pagbabakbaka, no? Malaman natin before the end of the day today, Philippine time, kung tuloy po itong deal, it will happen within the next few days na a few hostages per day. So, tingnan po natin. Sana. Sana natin na tuloy-tuloy na po. Apo, panghuli na lang po, Yusek, bagong paalam. Mensahin niyo po doon sa pamilya nitong 17 sinasabi niyong Pilipino na bihag po dyan sa isang barko sa Red Sea. At siyempre kahit papaano, nag-aalala po sila sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Mensahe po ninyo. Aninsunod sa mga instruksyon ng ating Pangulo, lahat ginagawa ng pamahalaan para tiyakin na makakaligtas sila. Hindi namin pababayaan ang kanilang kapakanan, no? The safety of our kababayans abroad is a paramount policy, priority ng ating pamahalaan. So, antabayanan ninyo at makakaanap tayong paraan na masagip sila. Okay. Maraming salamat po, Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat po. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.